Hi, good day mga ka-travel. Nandito naman tayo sa bubalik sa aking channel. So ngayon mga ka-travel, nandito na tayo. Detest na natin yung Hero 4 Black, yung wind noise niya at saka yung quality. Ano yung detest natin? Tapos mga ka-travel, yung sising yung seating nito is 1080p 60fps super view. Ano? Super view. Maganda kasi yung super view kasi napakalawak ng sakop niya eh. Ano? So ito na rin mga ka-travel yung quality niya sa mic kabang naka-under tayo. So naka-close yung visor ko. So mamaya pagdating natin dun sa highway, i-open ko yung visor at saka i-close ko yung visor para malaman nyo kung ano yung mic quality niya, kung maganda ba. So kung gusto nyo makita, ay mabili pala, kung gusto nyo mabili itong GoPro Hero 4 Black brand nyo, bulol na ako. Ano, ililink ko sa ilalim. Ay, doon na pala sa isang video ko, paklik na lang. Andun yun yung review ko, yung 2020 GoPro Hero 4 Black 2020 review. Doon na lang eh, click nyo na lang doon. Andun yung link ng Lazada, lahat, yung mic pati yung case. Andun yung review ko. Dito mga ka-travel, medyo bilisan na natin. O yan mga ka-travel, yung quality ng boses ha. So hindi pa tayo nagmamabilis. So yan yung quality ng boses natin sa GoPro Hero 4 Black close visor. Yan, close visor yan ha. O di ba? Close visor. Tapos open natin yung visor mga ka-travel. Yan, yan yung quality ng boses niya mga ka-travel, na naka-open yung visor. Ano? Yung takbo natin mga iti lang. Yan mga ka-travel, narinig nyo na umiingay yung parang helmet. Ano? So, quickie ride lang to mga ka-travel. Yan, kinuks ko na ulit yung visor para makita nyo kung ano yung quality. At saka mga ka-travel, kayo na ang humusga kung maganda pa ba ngayon ang Hero 4. Pero para sa akin mga ka-travel, good na good pa talaga ang Hero 4 Black. Yung disadvantage nga lang niya is wala siyang stabilization at saka wala siyang screen sa likod. Yung Hero 4 Silver ay mayroong screen sa likod mga ka-travel. So kung bibili kayo nitong Hero 4 Black, good na good siya sa price mga ka-travel. Ano? Hindi kayo magsisisi. Okay naman eh, pag i-mount po na siya sa helmet, good naman siya. Ano? Hindi naman siya masyado shiki. Kaya mga ka-travel, yung oras ngayon is mga 5 vlog pass na. So para makita nyo rin yung quality niya kapag hapon na. So yung mga susunod na video ko mga ka-travel, ano na siya? Umaga na, ano? Para makita nyo rin yung quality kapag umaga. So quick ride lang tayo yun mga ka-travel. So ayan, nalaman nyo na yung quality pati yung wind noise kung okay pa ba tong Hero 4 Black ngayong 2020. Ayan ha mga ka-travel, recommended ko to. Actually mga ka-travel, itong Hero 4 Black mga ka-travel, ano lang siya, second cam ko lang to. Yung first cam ko is yung DJI Osmo, inaantay ko pa. Ano? So ito, mabilis tayo. Woo! Nakaka-miss mag-ride mga ka-travel! Woo! Yung ganitong bilis mga ka-travel, nakaka-miss talaga eh. Masarap eh, palamig. Woo! Sarap mga ka-travel mag-ride! So ayan mga ka-travel, sana nagustuhan nyo yung review na to. Pa-like na lang, pa-comment sa ilalim at pa-subscribe na rin sa channel ko. So ayan mga ka-travel, mag-shoutouts na tayo ha, shoutouts na tayo. So ayan mga ka-travel, ano lang yun, quick review lang yun sa pag-test ride natin sa Hero 4 Black kung ano ba yung quality ng video niya, kung gaano nga ba kaganda. At saka yung wind noise niya, yung open visor at saka close visor. At saka yung quality rin ng mic. So ngayon mga ka-travel, shoutout sa tayo. Bilisan lang ito mga ka-travel. Shoutout kay Lewel John Espirito,
Shoutout kay Pare Darrell J. Sola. Nakabili na siya ng bagong rider. Shoutout Pare Darrell. Shoutout kay James Bibo. Shoutout kay Mr. Bundok. Shoutout kay Imelda Fabi. Shoutout kay Moto Type Cycle. Shoutout kay Rich Ortiz. So yan mga travel, yan lang muna yung mga shoutouts natin ngayon. So kung gusto niyo magpa-shoutout, pa-comment na lang sa ilalim. Ano mga travel? So hanggang dyan na lang ang video natin mga travel. Rise and fall mga travel, and God bless.